Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Malaki ang posibilidad para maging investment destination ang Pilipinas sa Asia. Yan ang binigyang diin ng Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Ayon kay Secretary Frederick Go, hindi ito malayong mangyari sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo't ngayon pa lang ay nakikita na ang pagbuti ng economic indicators tulad ng macroeconomic numbers, gross domestic product at iba pa. Pero dagdag ni Go, sa kabila nito ay kailangan pa rin pagtrabahuhan ang target na maging investment hub ang bansa. Malaking bagay ang pagtaas ng credit ratings ng Pilipinas mula sa isang Japanese rating firm para mas makapanghikayat pa ng mga investor. Tiniyak ng liderato ng Kamara na sa ilalim ng 2025 national budget ay magkakaroon na ng dagdag allowance ang mga sundalo. Sa kanyang pagharap sa mga tropa ng AFP Southern Luzon Command sa Lucena City, inihayag ni House Speaker Martin Romualdez na itataas na sa 350 pesos kada araw ang daily subsistence allowance ng sandatahang lakas mula sa dating 150 pesos. Patuloy rin umanong susuportahan ng Kamara ang AFP Modernization Program at iba pang inisyatiba. Ito ay bilang pagkilala na rin ng mga kongresista sa hindi matatawarang serbisyo ng ating mga tropa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!